Hello po! So, Canadian citizen ako. Hindi ka makailangan ng work permit, pero ang may tiyatawag silang PN visa. So, para magkaroon ka ng PN visa, kailangan mo ng employer na magbibigay sa'yo ng employment or contract para yun ang gagamitin mo para mag-cross ng border to apply for your what you call the PN visa. Yung struggle to yun. Ako si Tina Marcelo. Klase kasi Kuya Hari nung college kami sa Palawan. Sa Palawan kami pareho. Puerto Princesa. Galing nag-aaral kami sa same school. And eventually, kita kami ulit ngayon for the past, long time na. Ilang taon na ba? 18 years? Yeah. 19? Last time kaya siya nakita nung college pa. So, I'm a nurse from Canada, originally from the Philippines. 2.5 years ako doon nag-nurse. Tapos, nag-open yung Canada, Alberta, Canada. Pero dati, may mga kinoconsider akong ibang countries, like nung panahon ng kasagsagan ng mga umaalis yung mga nurses. 2008, Australia, saka UK. Tapos biglang pumasok yung Canada. Tapos nagulat nila ako yung Canada, eventually, mabilis sila mag-process. So, nakaalis ako kagad. Nung time na yun, yung employer pa yung magbabayad ng plane ticket mo, saka yung accommodation mo for a month and a half. Tapos usually, ilalagay ka nila sa, ang tawag nila, billeter. Yun yung family na parang tutulungan ka mag-adjust sa bagong life mo sa Canada. Tapos eventually, yun, nag-nurse ako doon sa Canada ng almost 15 years na rin, 14 years, 2008 ako dumating. Yun, nakabili kami bahay, sasakyan, everything. Yun, lumalaki din yung expenses mo. Siyempre, lumalaki yung mga bata. But can this be good? Pero nag-open ng travel nursing. Kaya, yung opportunity na yun, tingin ko, why not na i-try ko naman mag-travel nursing? Kasi ang original plan ko talaga, mag-US. California talaga yung pangarap ko mapuntahan kasi nandun yung family ko, yung mga kamag-anak ko sa California. Kasi yun know, pag sa Pilipinas ka, yung mga nakikita mo dati, yung mga nababalitaan mo, si ganito, ganyan, nasa US, sa California, ganyan, malaki daw. So, ayun, dito na ako, dito lang sa Cali. Traveling nurse for almost 5 months. So, Canadian citizen ako. Hindi naman kailangan ng work permit, pero may tiyatawag silang PN visa. So, para magkaroon ka ng PN visa, kailangan mo ng employer na magbibigay sa'yo ng employment or contract para yun ang gagamitin mo para mag-cross ng border to apply for your what you call the PN visa. Yung struggle ko ay yung mahanap yung tamang tao na makakatulong sa akin para sa transition na yun. Kasi hindi lahat ng agencies, hindi lahat ng employer alam ang gagawin kung paano mag-deal sa Canadian nurses na magta-transition sa US. Pero hindi siya ganun kahirap. Basta mahanap mo lang yung tamang tao na matutulungan ka. So, ang kailangan mo lang for TN visa is employment offer or contract and a business fee and a valid Canadian passport. Tapos, nung pumunta naman ako dito, nag-struggle din ako sa dahil ibang healthcare system, ibang practices, iba yung way ng pag-approach nila sa mga bagay-bagay. Tapos, charting system. Siyempre, as a traveling nurse, halos wala kang orientation. 2 days, 2.5 days.
para matutunan lahat ng kung paano yung pamalakad nila sa ospital na yun. So on top of that, kailangan mo tapusin lahat ng mga checklist mo, lahat ng mga learnings mo. Tapos, on the third day, you're on your own. So, and they expect you to know what you're doing. So, kailangan ang critical thinking mo, mabilis ka mag-isip, dapat confident ka sa skills mo, but huwag na ma-overconfident. So, kung hindi mo alam ang isang bagay, don't hesitate na consult sa colleagues mo, sa doctors, you know, huwag din masyadong confident dahil, syempre, license mo pa rin. Pero, minimal, madali lang namang matutunan yan. Basta, may lakas ka lang ng loob, tsaka determinasyon na maabot yung mga goals. So, alam ko maraming Canadian nurses, Filipino nurses na gusto rin pumunta sa US. So, ang ma-advise ko lang, go for the gold. The US is the land of milk and honey nga, which is totoo talaga, napatunayan ko yan. So, kung nagbabala kayo, simulan nyo nang mag-process ng mga papeles nyo. So, basta lakasan nyo lang yung loob nyo kasi work in the US is not a joke na kala nyo madali dahil US mas konti yung number of patients na hinahawakan mo, pero mas mataas din yung liability. So, yun lang. Pag nagbabala kayo pumunta dito, go for it. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik dahil buong mundo na ang pabudos. That's a nursing shortage ngayon. The earlier na mag-action kayo, the better. Pero, yun lang. Kapit lang. Dahil hindi siya madaling gawin. Pero, it's all worth it. Welcome to Pinoy Nomads. Welcome to Carmel with a C. Carmel by the